Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo na ng pag-aaral sa mathematics. Kung handa ka na, dapat katabi mo na ngayon show me board at marker, pwede rin ng sagutang papel at lapis para sa ating talakayan. Ating simulan ang talakayan sa paglutas ng solirangin gamit ang pagdaragdag. Ngunit bago yan, tayo muna ay magbabalik-aral sa natalakay natin noong nakaraang linggo. Para sa unang katanungan, ano ang tinansyang kabuuan ng 350 at 470? Pag sinabing tinansyang kabuuan, ang gagawin mo muna ay ira-round off sa pinakamataas na place value ang ating addends. O ngayon, anong mangyayari sa 3? Dahil ang katabi niya ay 5. Ang 3 ba ay mananatiling 3 round down? O dadagdagan natin ng isa, ito ay magiging 4 round up. Tama, yan ay magiging 4 dahil ang katabi niya ay 5. At ang matitirang digit ay magiging 0. Kaya ang 350 kapag ni-round off natin, yan ay 400. E ang 470 naman, pag ni-round off natin, magiging ilan? Kung ang sagot mo ay 500, tama ka. Ni-round off natin ang 4 dahil ang katabi niya ay 7. O ngayon, dahil na-round off na natin ang addends, makukuha na natin ang tinansyang kabuuan dito. Alin sa dalawa ang tamang sagot? 900 o 700? Kung ang sagot mo ay 900, mahusay! Dahil ang 400 plus 500, ang tinansyang kabuuan nito ay 900. Kakataong ito, gusto kong pagsamahin mo gamit ang isip lamang ang sinasabi sa pangalawa. Kapag pinagsama ang 300 at 150, ano ang magiging sum? Yan ba ay 550 o 450? Kung ang sagot mo ay 450, tama ka dahil ang 300 at 150, pag pinagsama, yan ang makukuha nating kabuuan. 450. Balik-aral, 65 idagdag sa 120, ano kaya ang makukuha nating sagot? Piliin mo ang mabuti sa dalawa. Yan ba'y 175 o 185? Maari mong isulat ng patayo sa iyong show me board or sagutang papel ang addends natin na 65 at 120. Ibigay mo ang sagot gamit ang isip lang. Magaling! Yan ay 185. Kung nakakuha ka ng perfect 3 points sa ating balik-aral, binabati kita. Kung may konti ka namang mali, maari mong balikan ang ating video lesson noong nakaraang linggo. Bilang panimula ng ating talakayan, nais kong suriin mo ang nakikita mo sa larawan. Sa palagay mo, nasaan ang mga bata? Tama, sila ay nasa kantin o nasa kantina. Ano sa palagay mo ang ginagawa nila dito? Magaling, ang mga bata ay pumupunta sa kantin para kumain o para bumili ng kanilang makakain. Ano kaya ang ilan sa mga tuntunin kapag tayo ay nasa loob ng kantina? Maari ka bang magsabi kahit isa lang sa mga dapat gawin ng mga bata kapag nasa loob ng kantina? Tama! May mga pagkakataon na kapag tayo pumupunta dyan, dapat ay nakapila tayo ng maayos. Hindi dapat tayo sumisingit sa pila para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Bakit kailangan sundin ang mga tuntunin na yan? Mahusay, upang magkaroon ng kaayusan kapag tayo ay nasa loob ng kantina. Basahin ang suliranin. Itinala ng paaralan ng Imus Pilot ang kita ng kantina sa loob ng 3 araw.
sa araw ng Lunes ay kumita sila ng 3,415 piso. Sa araw naman ng Martes ay nakabenta sila ng halagang 2,230 piso at 3,184 na piso naman sa araw ng Miyerkules. Ilan ang kabuong kinita ng kantina? Subukan nating lutasin ang suliranin yan sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat tanong. Sasagutan ang ganitong suliranin gamit ang polya step. Sa polya step, ang una nating hahanapin ay ano ang hinahanap o tanong sa suliranin. Makikita natin itong mga bata karaniwan sa dulong bahagi ng word problem. Tama! Ito ay kabuuang kinita ng kantina. Yan ang pinakahinihinging tanong sa ating suliranin. Pwede rin naman na bilang ng kabuuang kinita ng kantina. Yung salitang ilan, papalitan mo lang ng salitang bilang. Kaya pwede mo rin ilagay dito na bilang ng kabuuang kinita ng kantina. Ano-ano naman ang mga datos o given? Pag sinabi nating datos o given, ito yung mga bilang na nakikita mo dito sa ating word problem na makakatulong upang masagutan natin ang suliranin. Maari mo bang ilista sa iyong show me board na sagutang papel ang mga kinuhunan kong datos? Kung ang mga sinulat mo ay noong Lunes ay 3,415 piso, noong Martes naman ay 2,230 piso at noong Miyerkules naman ay 3,184 na piso. Yang tatlong yan ang mga datos natin. Ano naman ang panandang salita? Merong isang salita dito sa ating word problem na makapagtuturo kung anong operasyon ang gagamitin natin. Tayo ba'y mag-addition, subtraction, multiplication o division? Kalimitan mga bata, ang word clue ay nakikita natin dito mismo sa suliranin. Ano kaya ang word clue o panandang salita na yon? Kung ang sagot mo ay kabuuan, tama ka. Dahil ang salitang kabuuan, yan ang magtuturo sa atin kung anong operasyon o operation ang gagawin natin sa tatlong datos na to. O ngayon, dahil nakita na natin ang kabuuan bilang panandang salita, anong operation ang gagamitin natin? Mahusay, tayo ay gagamit ng addition o pagsasama-samahin natin ang tatlong datos na to para makuha natin ilan ang total o kabuuang kinita sa loob ng tatlong araw. Ngayon, bubuo tayo ng pamilang na pangungusap o number sentence. Tingnan mong mabuti kung paano natin ito bubuuin. Yung tatlong datos natin, pagsasama-samahin natin ito mga bata, at ilalagay na natin ang ating addition symbol na plus sign. O, dahil yan ang ating nakuhang operation. Ngayon, equals M. Bakit M? Dahil ang M mga bata, yan ay kumakatawan sa money. Kapag merong peso sign sa ating mga datos, ito ay magiging equals M. So, yung number sentence na yan, yan ang magiging gabay natin para makuha ang solusyon at tamang sagot. Sa pagkakataong ito, aayusin na natin ng patayo ang ating mga addends. Ngayon, i-add natin simula sa ones. Huwag kalimutang mag-carry. 5 plus 3 plus 4, yan ay 12. Carry 1 sa sampuan. 1 plus 1 plus 0 plus 8, yan ay 10. Carry 1 tayo sa hundreds. 1 plus 4 plus 2 plus 1, yan ay 8. At sa pinakamataas na place value, 3 plus 2 plus 3, yan ay 8 ulit. At huwag kalilimutan ang peso sign dahil ito ay pera. Kaya ang ating kabuuang kinita sa tatlong araw para sa paaralang elementary ng Imus Pilot ng kanilang kantina ay 8,802 piso.
yan ang kabuuang kinita. Ngayon naman, lagi nating tatandaan kapag tayo ay lumulutas ng suliranin. Ang una nating hinahanap ay tanong o what is ask. Dahil mas madali nating masasagutan kung hahanapin muna natin ang tinatanong. Ang sunod naman ay ang datos o given. Ito yung mga maaring bilang o halaga ng pera na ginamit sa ating word problem na makakatulong para masagutan ng tanong. Ang sunod naman ay hanapin natin ang panandang salita o word clue dahil yan ang magtuturo sa atin kung anong operation ang gagamitin natin sa mga datos. At syempre, pag nahanap na natin ang word clue, malalaman na natin kung anong operasyon, kung ito ba ay addition, subtraction, multiplication, o division. Sunod ay ang pamilya na pangungusap o number sentence. Pwede tayong gumamit ng equals M kung ang hinahanap ba ay pera, equals N kung bilang lamang. At syempre, kailangan may ipakita natin ang solusyon at sagot. Tandaan, pag hinahanap ng solusyon, lalo na sa addition, ito ay dapat ayusin natin ng patayo. Subukan nating sagutan ang kasunod na word problem na to. Maaring mo akong sabayan sa iyong show me board or sagutang papel sa pagsagot ng polyestep. Para sa ating word problem, nais ni Mang Pedrin na magbigay ng donasyon tsinela sa mga bata sa kanilang probinsya. Kung mayroong 1,672 ng mga batang babae at 943 ng mga batang lalaki, ilan lahat ang tsinelas na kanyang ibibigay? Para sa ating unang gagawin, hanapin ano ang tinatanong. Tandaan, ang tanong mga bata ay makikita sa dulong bahagi ng ating word problem. Maari mo bang isulat sa iyong show me word or sagutang papel? Magaling! Yan ay bilang ng lahat ng tsinelas na kanyang ibinigay. Kaya itong nasa dulong bahaging tanong, nag-uumpisa sa ilan, papalitan lang natin ng salitang bilang at idudugtong na natin ang kasunod. Bilang ng lahat ng tsinelas na kanyang ibinigay. Para sa pangalawang hahanapin natin, ano yung mga datos? Tandaan, ang datos, ito ay yung mga bilang na nakikita mo dito sa ating word problem na makalulutas sa ating tanong. Isulat mo nga sa iyong show me board or sagutang papel. Magaling! Ito ay 1,672 at 943. Yan ang makakatulong sa atin para masagutan natin ang tinatanong. Mula naman dito, hahanapin na natin ang panandang salita. Pag sinabi nating panandang salita, merong isang salita rito na magsasabi kung anong gagawin natin sa ating mga datos. Kalimitan, ito ay nakikita sa tanong, mahahanap mo ba kung nasan dito ang panandang salita? Tama! Yan ay ang salitang lahat. At dahil ang ating panandang salita ay lahat, ano kaya ang ating magiging operation? Ano kaya yon? Dahil lahat ang ginamit. Anong gagawin natin sa 1,672 at 943? Mahusay! Tayo ay gagamit ng addition. Dahil ang salitang lahat, yan ay panandang salita ng addition. O ngayon, natukoy na natin ang datos natin. Ang operation na gagamitin ay addition. Bubuo na tayo ng pamilang na pangungusap. O sige, subukan mo sa iyong show me board o sagutang papel.
Isulat mo yung ating dalawang datos. Lalagyan mo ng plus sign sa pagitan nila. Kasi addition ng ating operation. Tapos equals. Ngayon, hindi mo muna lalagyan ng sagot. Ito ay equals n. O, bakit n? Kasi number lang yan. Hindi naman perang hinahanap natin. O, sige nga, subukan mong isulat ito. Tingnan ko kung mabubuo mo. Magaling! Yan ang ating magiging pamilang na pangungusap. O ngayon, hanapin na natin ang tamang sagot. Maari mong ayusin ang patayo na ngayon yung ating mga datos gamit ang addition. Mag-regroup o mag-carry kung kinakailangan. At ang ating makukuhang sagot ay 2,615 na mga tsinelas na naipamigay sa probinsya ni Mang Pedring. Ating gawain sa pagkatuto, narito ang word problem. Ayon sa balita sa radyo, napakinggan ni Mara na may 1,263 pamilya ang nasalanta ng bagyo sa Cavite at 3,945 pamilya naman sa Batangas. Ilan ang kabuuang pamilya ang nasalanta ng bagyo? Para sa unang bilang, ano ang tinatanong sa suliranin? Isulat mo sa iyong show me board or sagutang papel kung ito ba ay letter A, kabuuang pamilya ba sa Cavite ang hinahanap? O letter B, kabuuang bilang ng pamilya na nasalanta ng bagyo? Tandaan, pag hinahanap natin ang tanong, ito ay karaniwang nasa dulong bahagi ng ating word problem. Tama! Ito ay letter B, kabuuang bilang ng pamilya na nasalanta ng bagyo. Ano ang mga datos o given? Tintigan mong mabuti ang ating word problem, alin sa A at B ang mga bilang na ipinakita dito. Isulat mo sa iyong show me board o sagutang papel. Tama! Ito ay letter A. Ang ating datos ay katulad sa ipinapakitang bilang sa letter A. Pangatlo, ibigay ang panandang salita na ginamit. O tandaan na, ang panandang salita ay isang salita na makapagsasabi kung anong gagamitin nating operation sa ating datos. Maaring makita din yan dito sa ating suliranin. Yan by letter A ilan o B kabuuan. Tama, yan ay letter B kabuuan. At sa pang-apat, anong operation ang gagamitin natin? Dahil ang ating panandang salita ay kabuuan. A addition o B subtraction? Mahusay, tayo ay gagamit ng addition. Sa panlima, ano ang tamang pamilang na pangungusap? Yan by letter A, 1,263 plus 3,945 equals n. O letter B, 3,945 minus 1,263 equals n. A ba o B? Magaling! Yan ay letter A. Ang operation dapat dyan ay plus dahil kabuuan ng ating panandang salita. At para sa tamang sagot, isolve mo na yung ating datos sa iyong show me board or sagutang papel. Ayusin mo yan ng patayo o magkakatapat-tapat ang bawat place value at piliin mo sa A, 5,028 pa, o B,
5,208 ba ang makukuhang sagot? Ang tamang sagot natin ay letter B, 5,208. Katong ito, nais ko namang sagutan mo ang ating suliranin na walang pagpipilian. Isulat mo ang iyong sagot sa show me board o sagutang papel. Narito ang ating word problem. Nag-uwi ng 143 na Lanzones si Tonyo at 911 naman ang inuwi ni Boyong. Ilan lahat ang Lanzones na inuwi nilang dalawa? Ano ang tinatanong sa suliranin? Tandaan, ang tanong ay nasa dulong bahagi palagi ng ating word problem. Isulat mo nga sa iyong show me board o sagutang papel. Kung ang sagot mo ay bilang ng lahat ng Lanzones na inuwi nilang dalawa, tama ka. O dahil ito yung ating tinatanong, tandaan yung ilan, papalitan lang natin ng bilang at idudugtong natin yung kasunod ng mga salita. Pangalawa, ano ang mga datos? Ano yung mga bilang na nakikita mo? Tama, yan ay 143 at 919. Mga bata, tukuyin natin ano ang word clue o panandang salita na ginamit dito. Kalimitan, nasa tanong din yan. O yan ang ating magsisilbing gabay kung anong operation ang gagamitin natin. Tama, ang sagot dyan ay lahat. Yan ang ating magiging gabay kung ano ang magiging operation natin. O anong operation ang gagamitin natin dahil lahat ang nakita nating panandang salita. Mahusay, yan ay addition. At dahil nakuha na natin ang operation at mga datos dito, nais kong buuin muna ang pamilang na pangungusap. Tandaan, dahil ang datos natin ay dalawa, kailangan mo rin silang isulat dito gamit ang operation na addition at kung equals M o equals N. Ano kaya ang ating pamilang na pangungusap? At kung ganito ang sagot mo, mahusay. 143 plus 919 equals N. O, N lang dahil yan ay number. O, ngayon, kunin mo na ang sagot. Mag-solve ka na sa iyong show me board o sagutang papel. Ayusin mo ng patayo o magkatapat-tapat ang place value ng bawat digit para makuha mo ito ng tama. Ano kaya ang kabuuang bilang ng Lanzones na inuwi nila Tonyo at Boyong? Kung ang sagot mo ay 1,062, tama ka. Ganyan natin kinukuha ang sagot gamit ang polya step sa mga word problem o suliranin. Ano nga natin nilulutas ang suliraning routine? Sa paglutas ng suliraning routine, basahin at unawaing mabuti ang sitwasyon. Alamin ang mga sumusunod na paraan sa tulong ng polya step. Hanapin ang tanong, datos o given, panandang salita o word clue, operation, number sentence, solution, at sagot. Atin nang sasagutan ang tayahin o sit work ng ating tinalakay para makita ko kung ano-ano ang mga natutunan mo sa ating aralin. Narito ang ating word problem. Lumahok ang 4,632 na babaeng manonood at 4,637 na lalaking manonood sa ginanap na konserto o concert sa Maynila. Ilan ang kabuuang bilang ng mga manonood? Isulat mo lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ano ang datos sa ating suliranin? B,
piliin kung iyan ba ay A, B, o C. At para sa pangalawa, ano ang ginamit na panandang salita o word clue? Piliin sa A, B, o C. Para sa pangatlo, anong operation na gagamitin natin? Piliin mo ngayon sa A, B at C. At sa pang-apat, alin ang ating magiging tamang number sentence? Isulat mo lamang ang letra ng sagot kung A, B o C. At para sa panlima, ilan ang kabuuang bilang ng mga nanood sa konsyerto? Ngayon, maaari mo nang gamitin yung operation na napili mo para sa ating dalawang datos dito. Ano ang magiging kabuuan? A, B, o C? O ngayon, tara at checkan na natin kung ano nga ba ang tamang sagot sa ating tayahin. Narito ang sagot sa unang bilang, yan ay A. Pangalawa ay C. Pangatlo ay A. Ang pang-apat ay C. At ang panlima ay B. Maari mong bilangin na ngayon kung ano ang nakuha mong marka sa ating tayahin. At dyan tapos ang ating aralin sa ika-anim na linggo. At kung mababa man ang nakuha mong marka sa ating tayahin, huwag ag-alala dahil maaari kang bumawi sa ating karagdagang gawain na ipopost ko mamaya sa ating Google Classroom. Salamat sa inyong pakikinig mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!